Bugbog sarado ang isang babae sa video na ito na nakuhanan sa Kidapawan City, Cotabato. Sa isang punto sa video, makikita na bumunot ng baril ang lalaki, ikinasa at itinutok ito sa biktima. Ang lalaki sa video, isa palang pulis. Ano ang kinahinatnan ng kasong ito? Pulis din ang sangkot sa isang mainit na pagtatalo sa Navota City na nakuhanan din ng video. Ang pulis sa video na napakdown ng isang traffic enforcer matapos siyang hulihin dahil sa traffic violation. Aray, pulis din ako. Hinila na to. Tumawag na ako. Papadala. Arresto ito. Ipatupad ang batas. Ito ang isa sa mga mandato ng kapulisan. Pero sa ilang pagkakataon, mga pulis din ang nasasangkot sa gulo. Ano nga bang dahilan ng tila pag-abuso sa kapangyarihan ng ilang tagapagpatupad ng batas? At sa mga pagkakataong pulis ang sangkot sa gulo, napapanagot din kaya sila? Noong nakarang buwan, nag-viral ang video na ito nakuha sa Las Piñas City. Makikita ang isang kotseng itim na tumigil sa gitna ng Saging Street. Bumaba ang mga lalaking nakabonet at saka dinukot ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Sinakay nila ang tila biktima ng kidnapping sa kotse. Pero bago sila kumaripas, isang lalaki ang nakakita sa eksena at biglang bumurot ng baril. Ikinasa niya ang armas at itinutok sa kotse. Ang lalaking nasa video na bumunot ng baril, isang pulis pala, na si Police Staff Sergeant Ronnie Conmigo. Nung kita mo nagbababaan na, nakita mo agad yun? Nakita ko na yung dalawang nila, hindi pa sila nagbababaan. Iba yung pakiramdam po sa kotse. O, ikaw na to, sumisigaw ka na, sir. Opo, sir. Opo. Napakasakan eh. Opo, sir. Ano sinisigaw mo sa kanila? Sumigaw po ako ng pulis dyan. Pero ang tila kidnapping case na kanyang naabutan, isa palang prank. Ay, kuya, prank lang. Sa pagpapatuloy ng video, makikitang bumaba sa kotse ang isang lalaking nakabonet at saka nagtaas ng dalawang kamay na parang susuko. Ito. Hinawakan ka pa nga eh, parang di ba nakawakan. Palapit sa akin, sinabihan ko na po siya, huwag kang lalapit. Umakyat pa siya dyan sa may baitang okay, sa'yo. Kaya hahablutin ako. Kaya yun, tinula ko siya pababa. Inatras ko yung baril ko, tinago kong gano'n. Ayun, nagano ako, prank lang ba to? Prank lang po, sorry po! Parang nagpasalamat na. Parang may masmasan. May masmasan na ako dyan, sir. Siyempre, natutuwang nakakatakot eh. Ilang may kulang sila sa plan. Dapat matutunan nila yung ginawa nila. Ang mga lalaking nasa video, mga content creator pala, na pinangungunahan ng kambal na sina Mark Hiroshi at Mark Lester San Rafael. Pumayag silang magpa-interview sa Reporter's Notebook. Pinaprofile po namin yung lugar bago po namin isagawa yung prank. Lalo na yung mga ganong kabrutal na prank. Hindi namin expect na may pulis pala. And siguro kung pinrofile din natin yun, is hindi rin natin malalaman kasi... Kasi nakasibil lang kasi. Hindi naman namin alam na mayroon siyang baril eh. Part mo kasi sa akin na, syempre, din tao lang din naman po ako, is natakot din po ako. Naging peligroso man ang tagpo dahil sa naging reaksyon ng pulis. Malinaw daw na may nilabag na batas ang mga nasa likod ng kidnapping prank. Si Staff Sergeant Conmigo, nagsampan ng kasong alarm and scandal laban sa mga gumawa ng prank. Sa tagal ko ng operatiba noon po, may sanay na ako dyan. Pero nung ito, yung trauma na to, anong gagawin mo kung sakaling ganun? Kumapatay ko sila. Anong mangyayari, siyempre? Laki siguro yung bumabalik-balik sa'yo, no? Opo. Handa naman daw harapin ni na Mark Hiroshi at Mark Lester ang reklamong isasampa laban sa kanila. Kung may natrauma man, sorry po. Pero sa mga... Sa lahat. Okay, wala naman mag-sorry sa lahat eh. Wala naman problema yun. Kung ano yung ipakaso, edi harapin na lang po namin. Prank lang po! Sorry po! Road rage prank naman ang napiling content ng isang grupo ng mga vloggers sa Marikina.
Nabahala ang LGU, PNP at maging ng komunidad dahil sa kaguluhang idinulot nito. Sa halip na cellphone at today's video ang inaasikaso ng content creator na si Otep. Mga dokumento at papeles ang hawak niya. Panlimang hearing na ngayong araw ni Otep para sa hinaharap niyang kaso. Ano nga ba ang content na naging ugat ng kaso? Sa cellphone video na kuha noong Pebrero nitong taon, dalawang motorista ang makikitang nagkakairingan at nagtatalo. Bagyong nabangga mo doon, pakiasikasuhin mo, hindi, ano, anong gagawin mo? Maya-maya pa. May baril, rapid. Sir, tapo ka, sir! Marinig ang pagputok ng baril. Ang ginagawa ni si Grabe? Ay, stay! Sir, nasa ka, sir? Ay, na yan! Ang makatotohan ng video, isang skit o gawa-gawang eksena lang pala. Sir, okay ka lang! Nagpaalam naman kami sa mga tao doon bago namin igawin yun. So, scripted po talaga yung ginawa namin. Isa po akong content creator director. Gumagawa po ako ng mga makatotohanan. Kwentong may aral lang naman po. Wala po kaming barel, wala po kaming talaga nilabas na gano'n. Sounds effects lang po talaga yun. Dahil nabahala ang mga otoridad ng Marikina City nang umikot ang prank video online, pinuntahan ng mga pulis si Otep sa bahay para imbestigahan ang pangyayari. Hindi daw po magandang impluwensya yung ginawa namin. Nag-apologize naman po kami, through to video din naman po sa social media. Sobrang nalungkot po ako. Yung nabangga mo doon, pakiasikasuhin mo! Bagong vlogger pa lang po kasi kami nung panahon na yon. Gusto po namin makakuha ng mga vlog na matuto rin po katulad ng mga sikat na vlogger. Sobrang naano kami, parang nawala na kami ng gana. Feel namin, para kaming kriminal. Ang ginawa namin, sumurrender po kami ng pusa. At nagpaliwanag po kami sa mga pulis. Sa ngayon, nahaharap sa kasong alarm and scandal ang vlogger. Sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang akto na magdudulot ng gulo, alarm, iskandalo o pag-istorbo ng kapayapaan sa isang lugar. May multa itong hindi hihigit sa 40,000 pesos at pagkakakulong ng isa hanggang 30 araw. Nanalangin na lang ako matapos na yung kaso, manalo kami. Aral na rin talaga sa amin yun. Prank lang po, sorry po! Ayon sa isang eksperto, kung titignan, simple at nakakatawa lang ang mga prank video. Pero may malalim at mas nakakabahala rin itong epekto sa mga kabataang makakapanood nito. May gray area sa pagitan ng ano yung acceptable at hindi acceptable. Ang mga Pilipino, kadalasan, hindi nila ma-distinguish ano yung totoo at ano yung hindi. Kaya tinatangkilik yung mga ganito, pero later, nag-cause pa ng scandal. Para kay Professor Nestor Castro, makatutulong daw kung may ahensyang nagbabantay at nakatutok sa mga pinapalabas o ina-upload sa iba't ibang social media platforms. Sa video content creators, parang wala eh. Dapat merong asosasyon din ng mga content creators na magpopulis sa sarili nilang ranks. Mas maganda sila mismo ay gumagawa ng ethical guidelines sa kanilang content at nagkakasundo sila ano yung mga do's and don'ts. Dahil wala pa yun, pag-isipan ng husto yung mga impact ng mga content. Hindi lang yung iniisip mag-viral, dumami ang followers. Gate ng Philippine National Police, dapat ay isaalang-alang ng mga nasa likod ng vlogs at content ang public order and safety. Ano bang dapat isipin ng mga gumagawa ng ganyang klaseng prank? Dapat makipag-ugnayan muna sa mga otoridad. Makipag-coordinate sa inyong kapulisan. Nasa gayon, mabigyan sila na tamang payo kung paano dapat gawin yung mga video pranks na yan. Tuloy-tuloy yung ginagawa po ng ating anti-cybercrime group at minomonitor nila yung mga social media platforms natin. Ano, pag nakikita natin na may violation of law, medyo ano na ito, tinasawag natin na nasa boundary na nung public safety. Prank lang po, sorry po! Hindi masamang magbiro, pero kung nakakagulo o nagdudulot na ito ng iskandalo sa komunidad, mahalagang alalahanin na sa mata ng batas, walang pwedeng magsabing biro lang, joke lang, o kaya it's a prank.
Prank lang po, sorry po. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. April 26, 8:45 ng umaga, nakuhanan ng video ang pagtatalo ng dalawang lalaking ito sa isang kalsada sa barangay NBBS proper sa Navota City. Ang lalaking nakaputi sa video, nagpakilalang isang pulis. Arestado ka! Wala ka lisensya! I-request kita! Pulis ako! Ang nakasagutan naman niya na lalaking nakapulang damit, traffic enforcer ng Navota City. Aray, pulis din ako. Pinila na to. Tumawag na ako. Kanyang papadala. Aray, stay ko. Mas tumindi pa ang tensyon nang dumating na ang mga pulis ng Navota City. Dito na nalaman ng mga pulis na botas na sinapak daw ng nagpakilalang pulis ang traffic enforcer. Nanapak siya ng CCTV natin. Wala na! Dahil dito, inaresto ng mga pulis ang kapwa pulis. Nakuha sa bag ng suspect ang isang baril. Kinilala siyang si Police Senior Master Sergeant Ramon Gina, 50 years old at naka-assign sa Manila Police District. Nakausap namin ang traffic enforcer sa video na si Mark Luzuriaga, 33 years old. Kwento ni Mark. Sinita niya ang pulis nang makitang walang prangkisa ang tricycle na minamaneho nito. Tinawag ko siya, sabi ko, sir, bali hindi niya ako siguro, sabi ko, hindi niya pinansin po talaga. Tinawag ko bawat pulis siya, sir. Tapos nga, sabi niya sa akin, abulin mo ang gusto mo. Sabi niya po, ako naman, ma'am, minabul ko lang, pero wala naman akong intention na may pag-away agad, ma'am. Nabuli ko siya, para si Tay, kasi may violation, traffic violation. Ano yung traffic violation? No plan chase po, ma'am, para sa tricycle na private. Ang pagsita ni Mark sa nakasibilyang pulis, nauwi pa sa habulan. Bandang pa ako nung tulay, nagsimula na kayong mag-ibigitan. Pagdaron! Hanggang sa nauwi na raw sa pisikala ng sagutan nilang dalawa. Pagkatapos nun, mapante pa rin siya. Speedik niya ako ng motor. Maya-maya, ilang niya ako sinapak. Sa gitna ng tulay. Yung sapakan nangyari na sa gitna ng tulay. Lampas ng tulay na to ay boundary na ng siyudad ng Maynila. Pero nang sitahin ng traffic enforcer na si Mark Luzuriaga yung tricycle, nandito pa lamang sila sa kantong to na bahagi pa rin ng Navotas. At dito sa Navotas, gamitin mo man pang negosyo o pang privado yung tricycle, kailangan may prangkisa. Desidido si Mark na magsampa ng reklamo laban kay Senior Master Sergeant Ramon Gina. May inaasahan ka ba na mangyari dyan? Pwede mag-resulta. Happy po. Malala naman ang sinapit ng isang babae sa kamay rin ng isang pulis. Suntok, sabunot at tadyak ang inabot ng isang babae sa Kidapawan City sa Cotabato. Makikita sa video na hindi makuhang tumayo pa ng babae dahil sa sunod-sunod na tadyak at suntok na kanyang tinanggap. Ang lalaki sa video bumunot pa ng baril, itinsa at itinutok sa ulo ng biktima. Pangalan niyo po ay si Police Corporal Louis J. Garrido Lumangkas. 31 years old po siya, may asawa. Assigned po siya sa Municipal Police Station. At resident din po siya ng Barangay Gubatan, Cotabato. Makikita sa mga larawang ito mula sa mga pulis ang biktima na halos magkulay ube ng mukha dahil sa mga pasa at pamamaga. Putok rin ang bibig ng biktima dahil sa lakas ng mga suntok at tadyak na inabot niya. Base sa imbestigasyon ng pulis, magkarelasyon ng suspect at ang biktima. Itong ating suspect, although may asawa siya, umalay na po siya sa kanyang asawa at itong
Victim din po natin, may asawa din po ito. Yet, almost 1 year na po silang in a relationship. Magka-live-in partner na po po sila. Selos. Both parties confirmed naman po na selos ang dahilan. Kaya nangyari itong insidente. Kasalukuyang nasa custody ng Cotabato PNP ang suspect at nahaharap sa patong-patong na kaso. Sa ngayon, sir, nahaharap sa dalawang kaso for the anti-violence against women. Formally na pong na-charge ng admin case ng si Coral Lumangkas, grave misconduct in becoming of a police officer. Status niya is formally charged pa lang siya at nag-set na po yung internal affairs service natin ng hearing niya. Under po siya sa custody. Nasa regional headquarters po siya sa ngayon. Ang pagiging marahas ng ilang mga uniformadong opisyal ng pamahalaan hindi na raw bago ayon sa isang human rights advocate. May uugat ko yung ganyang klase ng practice or behavior dahil na rin doon sa katangian ng institusyon na kanilang kinabibilangan. Salamin rin daw ito ng mga pagsasanay o training na kanilang pinagdaraanan bago pa maging isang ganap na pulis. Karaniwang practice, yung hazing, yung pananakit para mapatiba yung kanilang loob, yung kanilang pangangatawan pag sila ay lumabas na doon sa training institution. Meron tayo ganyan mga oblang paalala wherein nire-remind ng lahat ng mga kapulisan nationwide huwag silang gumawa ng kalokohan in the course of their implementation ng ating trabaho as a police officers. Ang tanong ngayon, naparurusahan ba ang mga pulis na sangkot sa iba't ibang kaso ng paglabag? Sa datos ng PNP, 1,875 na mga pulis ang pinatawan ng parusa para sa iba't ibang offense mula July 2022 hanggang April 13, 2023. 208 naman ang natanggal sa serbisyo. Sa inilabas namang datos ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng PNP noong 2022, 100% ang case resolution sa 1,581 na administrative case na isinampa laban sa mga pulis. Ang mga biktima ng pang-aabuso ng mga pulis, maaari raw magpunta sa IMEG ng PNP, National Police Commission o NAPOCOM at sa Commission on Human Rights o CHR para magsumbong. Ito po ay ina-assess ng ating mga officer-led PNP personnel ng IMEG. Bumababa po sila sa area para po mag-conduct ng validation. Another way of receiving the reports from our community is yun naman po nga through SMS. Yung iba naman po, ibinibigay lang yung information, tip lang, pinapadala ng aming operations division sa ating counterintelligence division for validation yung mga complaint laban sa ating mga kapulisan. Dito lang Huwebes, sinamahan ng reporter's notebook si Mark para sa pagsampanya ng reklamo laban sa pulis na nanakit daw sa kanya sa Navota City. Ikaw ba ay pumunta rito na walang nabilit sa iyo at pusang loob lang? Pusang loob lang. Yung kaso po na isinampa ni Mark Ferdinand Dosoriaga ay grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. I-evaluate po namin yung mga dokumento na natanggap namin. Dahil po sa maraming nakakita at meron pa pong video ng pangyayari. Most probably po, itutulak namin ito dun sa aming prosecution division. And then, pagkatapos po nun ay dun sa aming legal affairs division. Anong pakiramdam mo na nakapag-file ka naman? Medyo masaya sir, siyempre sir. Medyo gumanggal yung pakiramdam mo sir. Maging resulta, sana tama at patas mo sir. May paalala rin ang PNP IAS sa kanilang mga kabaro. Tayo ay tagapagpatubad ng batas at hindi tayo kailangan gumamit ng dahas para ipagpatubad ito. Panawagan din po dun sa mga civilian na nagawa ng hindi maganda ng ating mga kapulisan, maaari po silang direktang pumunta rito sa opisina para maghain po ng reklamo at sila po'y aming. Ang pagiging marahas sa isang sitwasyon kailanman ay hindi magiging tama. Kaya hindi katanggap-tanggap na ang dapat sana ay poprotekta sa mga sibilyan ay sila pang mismong umaabuso. Sabi nga, no one is above the law, sibilyan man o pulis. Kung sumuway sa batas, ay dapat managot. Hanggang sa susunod na Sabado,
Ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.